maliwanag ba? Tingnan. Sakto lang. Tingnan ako. Pinauling vlog. Pero na ba 'to? Wala pa no. Shoutout nga pala kay Bong. Ngayon lang ako natuwa sa buhok ko eh. Ano, may minagic siya, may nilagay siya kung ano eh. Di ko alam ba't kumapal yung buhok. By the way, long time no see. Puro ito. Magko-commit ako ng at least 2 to 3 videos per week. Kailangan natin isulong yung content ng powerlifting sa Pilipinas, man. 10 months ago. 10 months ago yung huli nating vlog. Actually, dapat sa January ko pa ito sisimulan eh. Siguro ang reason kung bakit ko in-start din ito kasi siguro gusto ko rin ma-document yung training ko since 2025 pa ako lalaro. Yung reason nun, susunod na vlog na lang. Parang gusto ko lang ma-document and ma-post yung content ng powerlifting sa Pilipinas as much as possible. Gusto natin mag-grow tong sports na to. Anyways, pinaka-last na vlog ko, wala pa to real powerlifting experience. So, sa mga di nakakaalamin, natupad na ang ating pangarap na magkaroon ng powerlifting gym. Hindi ako nag-iisa dito. Maraming salamat sa aking business partner slash kaibigan slash kapatid na si Andre Laksamana, man. Shoutout sa'yo. Follow nyo sa IG niya. To add the story short, man, hati kami dito sa gym na to. I-Google map nyo lang kung saan. RPE.ph. Makikita nyo na yung pin nun. And sa taas lang to ng bahay namin. Wala kaming renta. Pero anyways, gusto ko lang ipasulyap sa inyo yung gym. Ang malupit dito, man, fresh air. Hingal na hingal ka sa loob, lalabas ka lang. Hey, gym tour na rin to kasi maliit lang naman to, hindi naman kakain ng vlog to. Siguro 2 to 3 minutes lang. Buti na lang naglinis ako nung nakaraan. RPE gym, real powerlifting experience. Reason behind nun is RPE, rate of perceived exertion. Alam mo yun, bars. RPE, real powerlifting experience. Gets. Maliit lang tong gym namin, di talaga kalakihan. Pero, I mean, to send proper expectation, pag pupunta dito, talagang powerlifting specific lang talaga. Although may mga bodybuilding kami, pero sobrang konti lang yung mga essentials lang, accessories ng powerlifter. Dadao muna tayo sa bodybuilding side. Buti na lang naglinis ako eh. Dumbbells, leg extension, lat pull, row, pwede ka mag-tricep, etc. Bali, plate loaded lahat. Si Gundam natin. Pag hindi pasok yung depth niya dito, babaralin na ito. PV, CR ng babae. Simple lang, wala pang salamin. So, as far as possible, malinis. Kakalinis ko lang na ito nung nakaraan. Now tayo sa powerlifting side. Meron kami dalawang combo rack. Isang play hard, isang underdog. Dalawang combo rack. Hindi ko masasabi na top the line. Huwag ka mag-expect ng malaki dito sa combo rack na to, which is papalitan naman namin. Next year, loading chart. Orasan, right man. Meron kaming apat na power bar, dalawang power dragon, isang iron supply, isang metcon, tapos yung iba, China bar na yan. Then, ito yung ano, kung saan, pag pupunta dito, kailangan pumirma. Tawag dito, signature wall, parang ganun. And syempre, ang malupitan naming plates, shoutout pala sa power dragon. Pag gusto nyo kumuha ng calibrated plates, powerlifting bar, anything related sa powerlifting, i-message nyo lang si powerdragon.ph. Hindi na kayo mabubusan yan, sobrang dami yan. Cast iron plates, power dragon ulit, bands, China bar, and ang mahiwagang wrestling arena. Deadly platform. Since second floor to, tinanong ko si ChatGPT kung paano gawin to. In-explain niya sa akin kung ano yung mga layers na dapat. Highly recommend kapag nasa second floor yung gym niyo tapos mag-deadlift kayo is kailangan may cushioning talaga. So different layers siya. Summarize it all. Medium density, plywood, saka high density. Ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Pitong layer siya na halo-halo na yun. Tanong niya lang kay ChatGPT kung ano yung pagkakasunod-sunod nun. Then another deadlift platform, Versace on the floor. Ano tayo, medium density na ginawa namin pang block pulls. Tapos itong maliit naming warm-up area, pero kahit saan naman pwede ka mag-warm-up kahit sa labas. Then CR ng lalaki. CR na same lang sa babae. As possible, malinis. And yun lang, man. Kung gustong dumayo or mag-training dito, i-message muna nyo pala kami sa Instagram namin, rpe.ph, sa Facebook na rin, or message nyo ako, or si Andre. I-ping nyo na lang sa Google Map. Makita mo naman yun, rpe.ph. Garden ng air mats ko sa labas. Hindi kayo mag-chill dito. Arm wrestling table, kung sino man gusto mag-arm wrestling dyan. Arm wrestling table featuring Biko na may hotdog, na may kape, na may pre-workout. Then chillin lang dito. Ito medyo hindi ko pa naayos. Pagpasensya nyo na. Tapos dito pwede rin kayo mag-chill dito. Kape-kape, pre-workout, kain.
Tapos views, actually subdivision talaga to siya, pero kagandaan lang, nasa bungad kami ng subdivision. Sa message nyo lang ako kung gusto nyo pumunta, dumayo, mag-training. Yun lang mga chong, na-miss ko kayo, man. Hindi ko na alam sasabihin ko, naninibago ako, man. Alfred, roll that shit. Let's go! Ay, ano yan? Cheating yan. Ganon, cheating. Pag nasa rules kasi, rules is rules, man. Pare, si Mayweather. Sabi mo bang madaya siya? Hindi siya madaya. Ginagamitan niya ng utak kasi kasama yung sa rules. Wala kang alam sa isang school. Mabilis kang makapag-judge. Mabuti. Wala bang may alam? Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Pull me up and don't you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own and you're shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. Cause you're gonna get burned.